Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay dadako tayo ngayon sa ash-shirk wa anwa'uhu aqsamuhu at ang kanyang definition. Ano ba ang kahulugan ng shirk? Ano bang mga uri nito? At ano ba ang mga klase nito? Ang shirk mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung pagbigay mo sa isang bagay na special lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay may dalawang uri. Ibig sabihin ng shirk ay yung karapatan ng Allah ay sasabihin mo ay may kasama siya dyan. Tashrik, ika nga. Pinagsasabay mo sa isang bagay o sa isang nilalang na dito ay pareho silang nagagawa nila ito kasama ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang katangian, sa kanyang pagka-Diyos, sa pagsamba, sa kanyang kaharian, sinasabi niya na may kasama dyan ang Allah. So yan ang tinutukoy na shirk. Ang shirk ay may dalawang uri, shirkun akbar. Ang shirkun akbar, yung special sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ibibigay mo sa iba. Ibibigay mo sa iba ang special na dapat para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pag ang sino man nakagawa nito ay mapapalabas sa Islam wala dubillah. At ang ilan dito ay ang shirkun dua. Ang pagtatambal sa pagdudua, mananalangin ka maliban sa Allah. Pag nanalangin ka maliban sa Allah, sa kay si Kristo, sa mga namatay na, labas na po sa Islam. Ha? Pangalawa, shirkun niyati wa iradatil qasd, yung intention mo. Magsasala ka, magpa-fasting ka, hindi para sa Allah, kundi para sa makamundo, para sahuran ka. Kumbaga, lahat ng pagsamba mo ay inalay mo sa makamundo. So yan po ay shirkun akbar. Ha? Ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ang sinumang tao na ang kanyang layunin sa mga pagsamba niya sa mundo ay ang pagsamba niya sa Allah ay para sa makamundo lamang, ibibigay ito sa kanya ng Allah ang kanyang gantimpala sa mundo lang. Pero pagdating sa kabilang buhay, wala siyang gantimpala. Bakit? Kasi ang sinamba niya talaga ay hindi ang Allah, ang pagsamba niya ay para sa kayamanan o para sa mga makamundong bagay. Shirk yun. Yung puso niya ay para sa mundo at hindi para sa Allah. Yun ay pagtatambal sa kanyang intensyon. Pangatlo, pagtatambal sa pagmamahal. Shirku al-mahabba. Yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَيَتَّخِلُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كُحُبِّ اللَّهِ. May mga tao, may ilan sa mga tao na ginagawa nila ang maliban sa Allah na mahal nila kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala o mahal nila kagaya ng pagmamahal nila sa Allah. Nag-aalay sila sa Allah, nag-aalay rin sila dun. Sinasamba nilang Allah, sinasamba rin nila yan. Shirk. Sa sobrang pagmamahal, naging shirk sila. Nakagawa sila ng malaking pagtatambal, labas sila sa Islam. Pangapat, shirkut ta'a, ang pagtatambal sa pagsunod. Ang shirk fit ta'a, tandaan ninyo na sinabi ng Allah, inil hukmu illa lillah, lahat ng batas, lahat ng paghahatol ay para lang sa Allah. So pag sinabi mong may nagsabi na yan ang alak ay halal, ang kanin ay haram, tapos sinunod mo siya doon kahit hindi mo sinamba yung hari na yun, ikaw ay nakapagtambal sa Allah. Bakit? Kasi ang pagbabaw, ang pagsabi na haram at ang pagsabi na halal, yan ay batas ng Allah. Kaya ang sino mang maghatol ng batas na hindi batas ng Allah ay labas sa Islam, nakagawa siya ng pagtatambal sa pagsunod. Panglima, shirkul hulul. Ang pagtatambal, ang pagsasabi na ang Allah ay umiiral sa lahat ng lugar. Ang Allah ay matatagpuan sa lahat ng lugar. So yun ay shirk sa paniniwala na ang Allah ay umiiral sa lahat ng lugar. Pang-anim, shirkul tasarruf. Ang pagtatambal sa paniniwala natin na ang mga propeta ay may kakayahan na kontrolin ang kalawakan. Ang mga mananampalataya ay may kakayahan na kontrolin ang kalawakan. Sila ay nakakapinsala, sila ay nakakabuti, meron silang kapangyarihan sa pagka-Diyos. So yan ay shirk, malaking pagtatambal yan kapag naniwala tayo na sila ay may kakayahan na kontrolin ang kalawakan. Pangpito, Ang sabi ng Allah kanina sa binabanggit natin kanina, wa may yudabbiru al-amr fa sayaqulun Allah. Pag tinanong mo sila kung sino ang nagkukontrol sa lahat ng bagay, lahat ng kautusan, sasagutin kanila ang Allah. So pang pito, shirkul khawf, ang pagtatambal sa pagkatakot. So yung matakot ka sa maliban sa Allah na maniniwala ka na yan ay makakabuti at makakapinsala, ha? Sinasabi mo na dahil dyan ay masisira ang iyong paniniwala. Yung patay na yan ay nakakapinsala at nakakabigay ng kabutihan. So natatakot ka sa kamatayan kasi sinasamba mo siya.
dahil sa sobrang takot mo. So yun ay shirkun akbar. Pero yung takot na tabi'i, yung normal na takot, kaya natakot ka sa halimaw, sa lion, sa ahas, ay normal yun. Normal yun, kagaya ni Musa alayhis salam, nung pinagplanuhan siyang patayin, kaya nakaramdam siya ng takot. At bagkus, maaari din na magkaroon tayo ng takot sa Allah, meron ding takot na obligado. Yun yung takot natin sa Allah. Takot ka makagawa ng kasalanan, takot kang hindi masunod ng kanyang kautusan. So, yun ay wajib na takot. So, may takot na wajib. Pangwalo, shirkut tawakkul, ang pagtatambal sa pananalig. Yung pagtatambal sa pananalig, yung puso mo ay mananalig maliban sa Allah. Kaya pag ikaw ay nanalig sa mga patay na, yan ay pagtatambal. Manalig tayo sa Allah. Watawakkal alal hayy alladhi la yamut. Manalig tayo sa buhay na walang kamatayan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walidali kaya isusuo niya kuna tawakkul ala ghayrillah, kaya kinakailangan huwag tayong manalig maliban sa Allah. Yung puso mo dapat para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag na huwag tayong mananalig sa mga hindi naman nila na ibibigay ang ating biyaya. Hindi naman sila ang lumikha sa atin. Doon tayo manalig sa nagbibigay sa atin ng biyaya, sa nagbigay sa atin ng buhay, sa lumikha sa atin. Doon lang tayo manalig, dahil siya lamang ang nakapagbibigay sa lahat ng ating mga kagustuhan. So ngayon, nadadako tayo ngayon sa maliit na uri ng shirk. Ang shirk asgar ay hindi ka pa naman napapalabas sa Islam. Yung kanina, shirkun akbar, napapalabas ang tao sa Islam. At ang shirkun asgar ay nagiging daan din ito sa malaking pagtatambal. At merong maliit na pagtatambal sa salita, sa pamagitan ng dila, kagaya ng panunumpa maliban sa Allah. Magsasabi mo na kung hindi lang dahil sa aso, di sana na napasok na ako, kung hindi lang dahil sa gamot. Yan ay mga pagkakamali natin na nagagawa natin. Dapat huwag natin sabihin na kung hindi lang dahil dito, kundi ginawa silang dahilan ng Allah subhanahu wa ta'ala para mangyari ang isang bagay. Meron din pagtatambal sa gawa. Pagtatambal sa gawa, ito yung mga pamahiin. Pag nakakita ka ng itim na ibon o dumaan na pusa sa harapan mo, ay maniniwala kami masamang mangyayari. Mga masasamang pangitain. So, bawal po yun. So, huwag tayo maniwala sa mga bagay na yun. O pupunta ka sa mga manghuhula at sasabihin niya, bawal ito. Ito, ganito, mga hula ba? So, yun ay mga pagtatambal sa pamagitan ng gawain. At meron din pagtatambal na maliit sa pamagitan ng puso, katulad ng pakitang tao at yung magpaparinig. Gagawin mo isang bagay para lang sa mga tao, para purihin kanila. So wala kang gantimpala, at maaaring mapunta ito sa malaking pagtatambal, kagaya nung nabanggit natin nung una. Pero kung nakagawa siya ng isang bagay at pumasok doon ang para mapuri siya, yun ay maliit na pagtatambal. Ngayon, an yaksid al bil amal salih al mal kan yahujja al limal yakhudhu aw yuzay yuriduha. Kung halimbawa gumawa siya ng isang bagay pag hajj para puriin lamang siya, so yun ay maliit na pagtatambal, mapapawalan ng visa yung kanyang ginawang mabuti. Kaya kinakailangan ang ating puso ay para lamang sa Allah upang hindi masira ang ating mabuting nagawa. Ngayon ay inshallah tatalakayin natin ang mga uri ng tinatawag na mga shirk o mga pagtatambal sa mga gawain. Ang mga pagtatambal sa mga gawain ay ating tatalakayin kung ano ba ang mga napapaloob dito. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.